Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video guys, isang maiksing video lang naman to na papakita ko lang sa inyo yung dalawang na may kumuha nga sa atin ng kalapati, ano. So dalawang lahi ni John Arden, yung multiple pooling winner namin. At ito eh, nakausap lang ni Sir Hansen, yung kasama nga natin sa loft. Papakita ko lang sa inyo, hindi ko kasi sure kung alin dito yung nakakuha. So, dalawang lahi daw ni John Arden. Nung pag-uwi ko galing trabaho, sinabi sa akin nung kasama natin sa loft na may kukuha na raw. So, hindi niya iba-vlog, kaya ako magba-vlog. So, maiksing video nga lang yung gagawin niya natin. Mamaya, papakita ko lang sa inyo yung ibon na kinuha nga sa atin. Tapos, papakita ko rin sa inyo yung legit na nagdi-deliver ng kalapate. So, mayroon na kaming na-contact na nagdi-deliver nga. Or nagdadala ng kalapate. Kahit saan daw na lugar, nagdadala daw siya ng ibon. So, yun lang ano. So, maghihintay na lang tayo or wait na lang tayo ng pagdating nung magdi-deliver or pick up ng kalapate rito at yung magdadala doon sa buyer nga natin sa bumili sa amin ng kalapate. Para makita na rin natin kung alin yung kalapating nabili kay Sir Hansen. So, hindi ako sure kung yung dalawang bluebird na to. Ito, saka yun nasa dulo. Pero malalaman natin mamaya kasi si Sir Hansen nasa taas pa. Hinihintay pa yung chat nung pipick up dito, yung magdi-deliver nga ng kalapate. So pakita ko na lang sa inyo pamaya. So hintay-hintay pa tayo ng konti. Nagbabawas kasi kami ng kalapate dahil nga sa hindi namin alam kung matutuloy yung race. 2,000 years later. So ito na nga guys, dumating na si Sir, yung kukuha ng ibon sa atin at magdadala sa bumili sa atin ng ibon. So papakilala ko nga pala si Sir sa inyo. Sir, ano nga pala yung pangalan niya? Mark Andaba po. So, kahit tingnan niyo po yung ano, yung FB ko. FB. So ilalagay na lang natin dito yung FB page niya or so, FB po. Meron akong FB page, saka meron din ako. Deka, tingnan na lang sa FB. So, ilalagay ko na lang dito guys, kung sakaling meron kayong ipapa-ship or may bibiling kayo, or ibebentang mga kahit anong klaseng hayop, legit to. So, ilalagay ko na lang dito para kung sakali gusto nyong kontakin, yun nga, kung may transaction kayo, pwede nyo siyang kontakin, ano. So, yun na, kukunin natin. Pwede din po na ano, tawid dagat, na-accept ko. Pero sa ngayon po, may mga pakpak, mahirap po ngayon, iyan eh. Pero yung mga aso, pusa, pwede po natin iyan, rabbit, lahat po ng klase ng hayop. So, ayun nga guys, ano, nasabi na ni Sir, kukunin na natin yung dalawang ibon na papaship natin or papadala natin sa kanya sa bumili nga sa atin. So, pakita ko na sa inyo guys yung dalawang ibon nga na yan. So, ito nga yung isa. So, ayan, John Arden. So, ito yung pangalawang ibon nga natin. So, ito yung hen. So, anak din yung John Arden natin to. Sige, dali mo na sa box. A few moments later. So ayan, alis na nga si Sir. Para hindi mabugbog sa hangin. Mabugbog sa hangin. Si Tunying, oh Tunying, kaway ka! Sakto pala yan. Talagang hindi mabubugbog ng hangin. Hindi mabubugbog din eh. Hindi naman siya ang hangin. Oo, tsaka. Okay,
Ready. Kaya nilalagyan ko yan para makawala man. Nakakulong pa rin. Tapos nandito pa rin. Yan. Pagbayad. Lalo na kung wala pa palang hagis dun yung kalapati. Eh. Tapos dun makakawala. Kasi yun ang rules. Kaya marami magtitiwala sa iyo kasi may seguridad na kayo. Ano ba? Sige na ako. Sige sir. Okay. So, ayun nga guys, alis na si sir. Pati po yung address, ipo-forward ko ulit. So, ayun nga guys, alis na si sir. Sige sir, ingat po. So, ayun nga guys, ano, na-deliver na nga or dinala na ng rider na magdadala dun sa bumili nga sa ibon nga natin or sa ibon ni Sir Hanshin. So mag-aabang na lang tayo pamaya-maya, mag-PPM na lang daw siya kung nandun na siya sa mismong lugar. So update lang tayo dito ng maigsi sa pang-norte natin. So ito yung mga pang-norte natin, mukhang pa-south magiging lipad. So abang-abang na lang din tayo sa race dahil yung ibang lugar nabigyan na nga ng permit para mag-race. So tayo nag-aabang pa. So ayun yung tatlong pang-norte natin. So ito naman yung pang summer nga natin na namumuro sa club nga na, natin na Sinalihan. So abang-abang na lang din tayo dito dahil nga sa tingin ko naman doon na rin magiging hagis niyan. Kung pa south ang magiging hagis nga natin, so norte sila nilaro. Kung pa south ang magiging hagis nga natin, doon na rin magiging last lap niyan sa parting south na. So mabilisan lang siguro to kung matutuloy yung race dahil nga sa sobrang eksena ng panahon or sobrang eksena ng araw para sa North Race nga, ano. So mamadaliin ang club natin kung sakaling matuloy. So ang kagandahan naman nun, halos nakapangulag na yung ibon nga natin. So tatlong pakpak na lang sa dulo. So hindi naman naiindahin ang ibon natin yan kung sakaling maglaglag. Kung matuloy na yung race at maglaglag pa siya ng isa dito sa dulo, so hindi na masyadong iindahin. Ang kinaalala ko lang naman kasi dyan yung balahibo nga nila, ayan katulad nyan, hindi pa kompleto, tingnan nyo naman yung leg. So talagang pagka kasi yung mga maliliit na yun ang naglaglag, talagang masakit yung katawan na magiging kalapati nga natin. So buti ito na naunahan natin sa or naparaanan natin para matapos kagad yung pangungulag niya sa leg. So kung napapansin nyo yung leg niya, halos kompleto na. So saktong-sakto dahil sa kung itutuloy yung last lap nga nila, ite-training pa sila. So sakto sa last lap, kumpletong-kumpleto na ibalahibo nung ibon nga natin na to, lalo na to, yung live natin na to. So ayan, hanggang dito na nga lang yung video nga natin.